Okay, magandang umaga po sa lahat. Salamat sa Panginoon na nandito muli tayo sa bahay ng Panginoon ngayong umaga. Ito po yung pinaka-last Sunday ngayon ng April, no? Bilis ng panahon. Sa susunod na linggo ay Mayo na po yun. Oo, at salamat sa Panginoon na so far po ay ang ating ang situation po ng COVID-19 ay medyo pababa na nang pababa. Kaya walang dahilan, mga kapatid, na hindi tayo pwedeng makapunta sa bahay ng Panginoon sa tuwing araw ng Panginoon kasama po ng mga tao ng Panginoon. Okay. Manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos, salamat muli po ngayong umaga na sa inyong sariling biyaya at habag at pagmamahal na sustain ninyo muli po kami sa buong linggo na nagdaan. Salamat Panginoon na bagamat napakagulo ng aming kapaligiran, hindi lamang dito sa aming bansa, kundi maging ang buong sanlibutan, nagpapasalamat kami po, Panginoon, sa kapayapaan na inilalagak po ninyo sa aming mga puso. Papasalamat kami muli na ngayong umaga ay narito kami, Panginoon, hindi lamang in spirit, but physically, uniting with some believers, Lord, in order to offer to you our worship. Ang dalangin po namin, Panginoon, na tanggapin niyo muli itong pananambahan namin bilang matamis na samyo sa inyong banal na harapan. Patawarin po niyo kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, linisin po niyo kami ng banal ninyong dugo at dalisayin niyo ang aming mga puso at mga kaluluwa, Panginoon, para lahat ng aming gagawin ngayong umaga ay maging kaaya-aya po sa inyong harapan. Lumalapit kami sa trono ng inyong biyaya ngayong umaga, Panginoon, at may ilang kaming mga kabigatan sa aming mga puso, aming inalaala, Panginoon, at itinataas sa inyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman sa ngayon. Particularly, Lord, we would like to mention before your throne of grace si Fe Buenaflor at saka si Ate Connie, Panginoon. Dalangin po namin na inyo silang dalawin, Panginoon, bigyan po ninyo ng kapayapaan ng kanilang mga puso at ipamalas ninyo, Lord, na kayo ay parating malapit sa kanila. At dalangin po namin sa ganitong mga panahon, pagkakataon sa kanilang buhay, ay lalong makilala kayo nila ng lubos na hindi lamang tagapagligtas at Panginoon, kundi Diyos na makapangyarihan na pwedeng gumawa ng mga bagay na kababalaghan maging sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kaya amin silang ipinagtatagubilin sa trono ng iyong biyaya. Ang ilan marahil, Lord, na hindi naming mabanggit ang kanilang pangalan, ngunit talos ninyo ang inyong mga anak. Particularly, Lord, lahat ng kabahagi ng Faith Fundamental Baptist Church. Idinadalangin po namin sila kung sakasakali, Lord, na mayroong problema o anumang hinaharap po na karamdaman, Panginoon, dalawin din po niyo sila at bigyan ng kapayapaan ang kanilang mga puso. Patuloy ninyong
pagpalain ang inyong mga anak ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, lalong higit sa ganitong panahon ng crisis. Sana po, Panginoon, makilala namin na kayo nga po parati ang aming mabuting pastol, good shepherd, and you have promised that you would meet all our needs, Lord. Talos ninyo po ito lahat, Panginoon. Kaya dinadalangin namin ang bawat anak ninyo at this very moment. Naalala din po namin ipanalangin yung mga kapatiran namin na dumalaw dito sa Pilipinas for a while para makita ang kanilang mahal sa buhay at makabahagi sa mga pananambahan sa church. Naalala po namin ipanalangin sila Mr. and Mrs. Fiala na aalis sa Wednesday, Panginoon, muli patungo ng Amerika. Lord, dalangin po namin na inyong samahan sila, inyong ingatan sila sa kanilang paglalakbay, at darating nawa sila doon, Panginoon, ng mapayapa, ligtas sa anumang problema sa kanilang paglalakbay. At nagpapasalamat kami po, Panginoon, na nakasama namin sila for a while during this visit. Especially, Lord, thank you na ang kapatid na Fiala ay nabautismohan na po. Bungas siya ng biyaya ninyo, ng kahabagan ninyo, at dalangin po namin na inyo siyang palaguin sila sa kanilang pananampalataya. Maging malayo po sila sa kanilang home church. Lalagayin po namin ipanalangin ang pagbisita nila Mrs. Manalo, Panginoon, para makasama namin for a while din dito sa church at maging sa kanilang mahal sa buhay. Pagpalain po ninyo ang ilang mga araw pa na natitira sa kanilang visit at sa kanilang pag-uwi, Lord, ay ingatan din niyo po din sila sa kanilang paglalakbay. At sa lahat ng ito, dakilang Diyos, ay mauwi lamang sa karangalan at kapurihan ng iyong pangalan. Salamat sa bawat nandito ngayon, ng kasama namin, face to face, Panginoon. Ang iba ay nasa online, di namin alam ang kadahilanan, why they still stay online. We just pray, Lord, na sana'y maging kami na nandirito at sila na nasa online ay makatanggap ng inyong special blessing maging sa araw na ito. Kaya sa inyo namin ipinagtatagubilin, Panginoon, ang lahat ng ito, at ang inyong pagpapala ay inasahan po namin the rest of the hours or minutes na aming pananatili sa inyong bahay-sambahan. Ito lahat dalangin po namin na may pasasalamat at may pag-asa na inyong napakinggan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, bugtong ninyong anak at aming tagapagligtas. At lahat tayo will say, Amen. Salamat sa Panginoon. Nag-amen ba kayo? Okay. Okay. Kung kayo mayroong banal na kasulatan, ay pakibukas po doon sa binasa natin kanina sa Acts chapter 1 muli. At hindi na natin babasahin ulit po yon, sapagkat yon ang magiging text natin po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, no? Pero gusto ko na tingnan ninyo ang bahaging ito, sapagkat may mga ilang bagay na mahalagang katotohanan na gusto kong bigyan diin ngayong umaga sa ating pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Sa aming pagpaplano po ng church calendar natin sa buong isang taon ay we take note of all the celebrations that are universally recognized. Ano ho? And we try to fit our program according to that, to a particular celebration. Ano ho? By the way, ang Mother's Day po natin ay nakalagay sa second Sunday po ng
May. Pero we are moving the celebration forward to May 1st. Dahil po, magkakasabay yung baccalaureate service ng Antipolo Faith Christian School sa second Sunday ng May. Para mabigyan natin ng pansin ang bawat celebration na ito. So we are moving sa first Sunday po. Ito ay darating na Linggo. No? At inaasahan natin po na lahat ng mga mothers ay makakasama natin sa celebration this coming Sunday. No? Now, as I mentioned, we try to take note of all the celebrations. And in relation to our Lord Jesus Christ, ay may mga events po or celebrations that come along with Him. Ano ho? At of course, ang number one celebration natin whenever we think of our Lord Jesus Christ ay ang kanyang birthday. Diba? Although, maraming mga Kristiyano are trying to disagree with that celebration sapagkat sabi nila po ay hindi naman ipinanganak ang ating Panginoon ng December. Ang kanilang kaisipan po ay dapat ipinanganak siya ng April. No problem sa ganang akin kung ikay naniniwala sa April, mag-celebrate ka ng April, nag-iisa ka. Oh, Merry Christmas, mag-caroling ka ng April. Okay lang yun, sapagkat yun ang paniniwala mo. But what we are celebrating as far as yung kapanganakan ng ating Panginoon ay yung spirit of the celebration, ang katotohanan po na ang Panginoong Hesus minsan ay ipinanganak nung nagdaang panahon. Amen? And of course, in relation to Him, another celebration ay yung ginawa natin last week. Yung kanyang pagkamatay at pagkatapos, on the third day, sabi ng banal na kasulatan po, nabuhay siyang maguli. Oho. Kaya mayroon tayong mga, kung kayo pumunta sa mall, parating mayroong Mother's Day card, ano pa, Christmas card, ano yon, Easter card. Mayroon yon, ano ho. Pero, there is something missing sa celebration natin. Oho. At ito yung kanyang ascension. And seldom we have heard or we have preached on this. Kaya nung kami mag-usap sa staff po, pastoral staff, sabi ko, why don't we remember Ascension Day? Very important na celebration din dapat sa ating mga anak ng Panginoon. Amen? Oo. Kaya ngayong umaga, yan po ang pagtutuunan natin ng pansin. Ano ho? At ang dahilan marahil kung bakit very seldom po ay nabibigyan diin yung ascension ng ating Panginoon sapagkat if you look into the records of the four Gospels, oho, mapapansin ninyo ho na ang apat na Gospels ay nagsara ang kanilang record sa pamamagitan ng pagbibigay ng Great Commission. Although implied marahil, yun, na alam natin na yung nung ibigay ito ng ating Panginoon, ibinigay niya bago siya umakyat sa kalangitan. Oho. Pero kung ating tingnan po ang records sa aklat ng mga gawa ay mapansin po natin na si Luke ay binigyan niyang kinunik niya po yung missing link sa events between si Jesus ay nabuhay na muli at pagkatapos ay umakyat sa langit.
Pero kung ano yung tingnan po ang record sa Acts chapter 1, at doon tayo mag-focus ng ating attention ngayong umaga, ano ho, ay may ilang mga bagay na gusto nating bigyan pansin unang-una as we introduce itong mensahe po natin tungkol sa pag-ascend ng ating Panginoon sa kalangitan. Ano ho? Now, ang una po na inyong mapansin ay makita po ninyo sa verse 3 that after Jesus rose from the dead, He did not immediately go to heaven. Okay? Malinaw po yun. But, according to the record ni Luke sa Acts, but stayed for how many days pa? Ilang araw pa? 40 days. Dito pa siya sa lupa. Okay? Kaya marahil, doon sa ating kinagis ng relihiyon, patterned after this record tungkol sa ating Panginoon, ang paniniwala na pinass on sa atin ay pag ang tao'y namatay, sabi ng Catholic Church, hindi siya pumupunta kaagad either paradise or langit or impyerno, kundi umiikot-ikot pa siya dito sa mundo sa loob ng 40 days. Kaya kailangan natin anong gawin? Ipanalangin ang kanyang kaluluwa. Aha. Okay? Pero alam nyo, kung yung tingnan po sa banal na kasulatan, yung paniniwalang yon ay walang base, no basis sa salita po ng Panginoon. Napakaliwanag sa salita ng Diyos. Malalaman yung lesson natin tungkol kanino? The rich man and Lazarus, na immediately after they died, pumunta sila sa kanilang kalalagyan. Okay? So that, itong 40 days na nabanggit po ni Luke sa kanyang record sa Book of Acts ay unique only about Jesus Christ. Kanya lang po yun. At mayroon siyang dahilan kung bakit. Aha. May dahilan siya kung bakit. Kung yung tingnan po, babalikan ang talatang 2 ng Acts chapter 1. Nakalagay po doon, until the day in which he was taken up, after he, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles whom he had chosen. Oho. Nakalagay dyan, given commandments to the apostles. Sa verse 3 po, nakalagay, speaking of the things pertaining to the kingdom of God. May impression po tayo dyan, mga kapatid, na ang Panginoong Jesus, hindi naging kumpleto yung kanyang pagtuturo sa loob ng 3.5 years sa kanyang mga pinili na mga alagad. Ano ho? Ako'y naniwala po, kumpleto na po yun. Okay? Pero ang dahilan ng ating Panginoon kung bakit He stayed for another 40 days is to reiterate, re-emphasize. Aho. Ulit-ulitin niya ulit ito sapagkat itong mga disciples niya nung una ay hindi po na-impress deep down in their hearts ang mga turong yan. Aho. So, Jesus has to stay for another 40 days. Make deep impression about His teaching on them. Creating convictions. Deep convictions, mga kapatid, for the disciples so that dito sa mga convictions na ito, itong mga disciples na would be willing to live for and die for. At yan ang title po ng aking
mensahe ngayong umaga. Convictions worth living for and worth dying for. At alam niyo mga patayin, so kung bigyan diin ito sa inyo, so what sa atin po, na kung ito'y kailangan-kailangan ng mga unang disciples ng ating Panginoon, kailangan-kailangan din po natin ito ngayon. At ang gusto nating mangyari ngayon sa ating pag-aaral, mga patid, isa-isay natin po yon, okay, na itong mga convictions na ito ay mabaon sa ating mga puso at kaluluwa, na sa pamagitan ng convictions na ito, mga kapatid, willing tayong mabuhay, mamuhay, at mamatay para sa ating Panginoon. Amen? Yan po ang gusto nating bigyang diin ngayong umaga. Ano? Okay? Now, alam nyo, when we think of yung salitang conviction, ay ang ibig sabihin po noon ay it's a strong and deep belief or opinion that will not change no matter how it is confronted by a challenge of time and of circumstance. Yun ang conviction. Ano ho? Na kahit i-challenge ito ng panahon at ng pagkakataon, mga kapatid, ay ito'y natanim ng malalim sa ating mga kaluluwa ng ating katauhan na hindi pwedeng i-challenge ng sinuman. Ano ho? At ngayong umaga, gusto nating titingnan ito sa ating pag-aaral nitong Acts chapter 1. Tatlo po ang gusto kong bigyang pansin sa mga talatang ito. Okay, kaya hold on to your Bible sapagkat may mga gusto kong pansinin po natin ang ilan dyan. Okay? Now, nandiyan ba ang Bibles po ninyo? Kung wala kayong dalang Bibles, okay, we will allow for this time yung cellphone ninyo, pero huwag yung internet. Okay? Baka nagtitext o nag-ano na kayo sa ibang ano, okay? Kasi gusto ko po makita ninyo sa salita ng Diyos. Aho. Hindi lamang tayo makinig, kundi makita natin mismo. At unang-una, tinampunin niyo ang verse 3. Convictions regarding Christ's person. Tungkol sa persona ng ating Panginoong Hesus. Okay? Now, tinampunin niyo yung verse 3. Nakalagay, first of all, mapansin niyo dyan, to whom? To the chosen ones, no? To the apostles, he presented himself alive. Yan. Siya mismo, ha? Nakalagay, he presented himself alive. Then pangalawa, gusto kong pansinin niyo, nakalagay, after his sufferings by many infallible proofs. Yung word na infallible po ay hindi nyo pwedeng pasubalian. Aho. Infallible. Alam nyo, ginagamit ito sa Pope. Nasabi ng Catholic Church, ang Pope daw ay mayroon silang katuruan po na the infallibility of the Pope. Ha. At yun ang ginamit dito ni Luke. Hindi lamang one infallible proof, but nakalagay many infallible proofs. Hindi lamang infallible po, pero many pa. Dami. At nung linggo na pag-aralan natin, no? Through Pastor Jared,
doon sa 1 Corinthians chapter 15, kung sino-sino ito. Ang dami po nila. Oo. Especially yung more than 500 witnesses. 500, no? At sabi ni Paul, ako yung pinakahuling witness. Nakita ko siya ng personal. Buhay siya. Oo. At din nakalagay po dyan, within the span of 40 days, hindi lamang isang araw, pero paulit-ulit. So that, ang gusto dito ng ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga alagad po, ay ibaon sa kanilang puso na hindi siya patay, buhay po siya. Aha. At alam niyo po, kanyang tingnan ang pangyayari, ito ay necessary na gawin ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Alam niyo kung bakit? Sapagkat tinampo ninyo ang mga alagad niya after Jesus died at the cross. Oho. Doon sa record ni Luke chapter 24 verses 1 to 6 during the morning of the resurrection day. Nakalagay po dyan, may mga babae na pumunta sa libingan. Sila yung una. Oho. Kaya, alam nyo, ang mga babae, hindi nyo ma-undermine yan, hindi nyo ma-underestimate yan. Oho. Salamat sa Panginoon. Ang dami nating mga babae dito sa FFBC. Amen? Oho. Sila yung una nagpunta sa ano? Oho. Kaya lang, ang problema po nila, habang sila'y napunta, thinking na si Jesus ay nandun pa sa loob, patay. At nandun sila sa libingan. And then suddenly po, may nag-appear sa kanila at nagsabi niya, rebuke ito sa kanila. Sabi ng nakita nila doon sa libingan, sabi niya, why do you seek the living from among the dead? Oho. Ano yun? Malaking tanong yun sa kanilang, sa mga babae. Seeking the living from among the dead. Thinking na ang kanilang Panginoon ay patay. Kaya pupunta sila doon para mag-offer ng ano? Marahil sa atin, bulaklak or ano? Aha. With a question para sa atin, mga kapatid, maraming ulit. Why are you seeking the dead from among... Why are you seeking the living from among the dead? Aha. Kaya yung cross natin, walang laman. Sa Catholic Church, nakabayubay pa dyan. Oo, hindi. He is not dead. Sabi nung nagminsahe sa nila, he is not dead, he is alive. Tingnan ninyo, wala siya dyan. Wow. Pero prior to that, itong mga babae po were seeking the living from among the dead. Aha. Sa Luke chapter 24, 13 to 35. Aha. At gusto kong pansinin po ninyo yung dalawang disciples ng ating Panginoon na on their way to Emmaus. Nag-uusap sila, frustrated. Dahil ang pinag-usapan nila ay yung nangyari ilang araw, kasi ito, resurrection day na ito. So ilang araw na nangyari. Nag-uusap sila. At ang kanilang, kung yung tingnan, nakalagay po sa 17, verse 21, verse 32, kung yung tingnan po yan, feeling sad sila sa pangyayari.
Then, nakita yun ni Jesus po, Jesus joined them at nagtanong, anong pinag-uusapan nyo? Oo. Sabi ng dalawa, hindi ka ba, are you a stranger in Jerusalem and you don't know what happened? Oo. Na itong si Jesus, na akala namin siya ang maging hari po namin, namatay siya. Oo. Hanggang sa siya ay naglalakad sila, hanggang sa patuloy na sana ang Panginoon, itong dalawang disciples, sapagat hapon na po, sabi niya, halika, join us. Oo. At doon sa room na yun po ay nakita nila mismo ang ating Panginoon na buhay. At sabi nila, how our hearts burned while he was speaking to us. Akala natin, patay siya. John chapter 20, familiar po ito. Tungkol kay Thomas naman, di ba? Nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad, wala si Thomas. Kaya mahirap kung isang absent ka sa worship service. Hindi mo alam ang ano. Ang blessing ng... Oo. Okay? Si Thomas wala. Ayun ko kung saan. At nung sabihin sa kanya ng the rest of the apostles, sabi niya, nakita naman po yun. Sabi niya, hindi ko maniwala. Hanggang sabi niya, makita ko personal. Kaya nagpakita ang Panginoon. Sabi niya, Thomas, halika. Isuot mo. At sabi ni Thomas, my Lord and my God. Sa John chapter 21 is another situation po nitong si Pedro na nagmalaki. Nasabi niya, Panginoon, hindi kita iwanan. Mamamatay ako kasama mo. Pero nung namatay na ang ating Panginoon po, hindi na itong deny Jesus three times. But after a few days, sabi ni Peter, sabi niya, babalik na ako sa pangingisda. I go fishing. Alam niyo, sabi ng mga alagad, ibang alagad naman, we will go with you. Alam niyo, mahirap kuminsan ang backslider eh. Madaling mag-influence. Oo. Kaya huwag kayong ano. Alamin ninyo kung sinong ano. Ang pwedeng samahan. Oo. Sapagkat, kung backslider yan, malakas ang influence niyan. Si Peter ang lakas. Kaya sabi ng mga the rest of the apostles, we will join you. Oo. Kaya, dito po sa within 40 days, kinakailangan si Jesus will have to stay para ma-impress sa kanyang mga alagad ang isang malalim na conviction na ang kanilang paglilingkuran ang Panginoon at tagapagligtas hindi patay kundi buhay. At yan ang kailangan po natin, mga kapatid. Alam nyo, kuminsan, very frustrating ang mga Kristiyano. Kasi, the way we serve, the way we worship sometimes, as if Jesus is not alive. Oo. Hindi, alam niyo po, matanda na ako. Hindi ako dati ganitong mag-preach na ano. Dati po ay talagang, because every time I preach, I want to give. Oo. Pero hindi na kaya ngayon eh. Baka matumba tayo dito.
Oo. Ba, ang ganda po na maging song leader natin, buhay siya. Oo. At kayo naman, ano, susunod na buhay, na umaawit. Nagpapakita po na ang ating sinasambang Diyos ay hindi patay, kundi buhay. Yan. Yun dapat. Oo. Di natin lawakan ng ano, baka bato-bato sa langit. Okay. Sabi nang, alala ko yung ano minsan, sabi niya, Pastor, sinasagasaan mo naman ako eh. Sabi ko, kapatid, hindi kita sinasagasaan, nagpapasagasa ka. Alis ka dyan. Oo. Papasagasa ka eh. Pangalawa, pagkat magkulang tayo sa panahon. Pangalawa po, tingnan niyo ang verse 4 hanggang sa verse 8. Ito'y conviction concerning Christ's program and the power to carry it out. Yan. Conviction on Christ's program and the power to carry it out. Now, unang-una, tinan niyo po yung verse 4, pagkat gusto kong bigyang diin, pansinin yung ano, muna yung isang word dyan sa verse 4, nakalagay, magpansin niyo po yung weight. Nandyan sa inyong translation? Weight? Okay. Sabi po ng ating Panginoon, and being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but wait. Oh. For the promise of the Father, which he said, you have heard it from me. Wait. Ah. Marahil po, itong mga alagad, during the Ascension Day, ay ano na sila, na-revive na sila, na ano na, ready to go, ready to fight. Fight. Ah. But sabi ng Panginoon sa kanila, wait. Alam nyo, ang isang napakahirap na disiplina na gawin natin ay yung word na wait. Diba? Mag-antay ka. Nasa pila ka sa McDonald's o ano. Gusto mo lang, gutom na gutom ka na. Pero sabi mo, wait. Antay ka. Your time will come. Okay? Wait. Dahil, sabi ng Panginoon, may ibibigay ako sa inyo ng program. Pero yung program na ito ay walang bisa. Not until, sabi niya, you will receive power from the Holy Spirit that is coming. And after 10 days ho, dumating yung Pentecost. Dumating yung Holy Spirit. Ano? At alam nyo mga patid, ano yun? Gusto nating ma-impress din po yung word na wait. Kung minsan excited tayo, gumawa ng mga bagay para sa Panginoon, pero wala pa yung ano, power, wala pa yung ano, wait. Oo. Although nandyan na, pero siguro ang kailangan natin po ay, ano, pagningasin ang Holy Spirit. Aha. Wait. And then, hindi lamang wait, kung yung pagpunta niyo po ninyo sa verse 8, sabi niya, pagdating noon, sabi niya, when the Holy Spirit has come upon you, you shall be witnesses to me
Another W yan, wait and then witnesses. Amen. Okay. At si Luke po ay consistent siya sa word na kanyang ginamit. Kasi kung kayo pumunta sa Gospel of Luke po, yun din po ang kanyang ginamit, witness. At alam natin po, ang to be a witness is to know by experience, no? Nakita mo, hindi ka pwede maging witness na, ano, na sabi ng ano, sabi ng newspaper. Oh, kumisan, ang dami ngayong ano, sa ang batayan newspapers. Hindi po yun. Hindi acceptable yan sa court. Oh. Kailangan ay personal, mayroon kang personal knowledge ng pangyayari o ng tao mismo. Pero ang witness po, ang nature ng witness ay hindi lamang para sa iyo na mayroon kang personal knowledge. Pero yung essence po ng witness, mga kapatid, ay kailangan mong i-share ang bagay na alam mo. Ang tanong ko ngayong umaga, ligtas ba kayo? Sabihin niyo sa iba, para maligtas din sila. May awit na ganon. Kung ligtas ka, sabihin sa iba. Yan ang witness. Problema ng maraming Kristiyano, yung witness na yan po ay tago lamang sa kanila for their own consumption lang. Hindi po tunay na witness yan. Ang tunay na witness ay alam mo, may personal knowledge ka, at gusto mo itong ano, i-share. Para malaman po ng iba. At yan ang ginamit po ni Luke. Oho. And then, kung tayo pumunta po sa verse, ano, tinan niyo yung verse 11 at nilalaktawan ko yung iba po at pero pupunta tayo dito sa verse 11. Dahil mayroong question ulit diyan ang anghel sa mga disciples ng Panginoon na nakatingala, nakanganga na nasa itaas. Anong kanilang tinanong po ninyo ang ano, tanong? Sabi niya, "Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven?" Alam niyo, ano yun? Malalim na tanong yan. Bakit kayo nakatingala pa dyan? Ang ibig sabihin ng anghel, stop gazing up. Begin to work. Go back to Jerusalem and work. Aha. At yan ang ano, na-impress sa kanyang mga disciples po. Una, may programa ang Panginoon at ang kapangyarihan provided din sa kanila ng Panginoon. The same thing with us, mga kapatid. Alam nyo, ganyan tingnan po yung in-between, no? Una, ascension. At pangalawa, second coming. At mamaya, kunin natin po yon. Ascension to the second coming. Oho. Mayroong in-between dyan. At sa ngayon po, ay almost 2,000 years niya na. Oho. Alam nyo, yes, maraming ulit, gusto natin bigyan diin yung pangako, promise of His return. Oho. Kuminsan, ay ang mga Kristiyano, katulad po ng mga disciples, ang kanilang tanong sa verse 6, sabi niya, "Lord, will you at this time restore to us the kingdom to Israel?" So may, ano sila, para siguro, may discussion sila dyan. Sabi ng Panginoon, "It's not for you to know that."
Pero sabi niya, ang ama ang may kapangyarihang makaalam niyan. Pero sabi ng ating Panginoon, but, tinampo niyo yung ano, yung but sa ano, sa verse 8, but would make a lot of difference. But, yes, I will ascend. Pangalawa, sabi niya, I'm coming back. Yun, another conviction yan. Pero in between, sabi niya, meanwhile, let us not spend time discussing kailan ba darating ang Panginoon. Minsan, naabala po tayo doon sa diskusyon na yan. Nakakalimutan natin na mayroong meanwhile ang Panginoon dito. May trabaho tayong dapat gawin. Ang tanong ko po ngayong umaga sa bawat isa sa atin, alam ba ninyo ito? Alam ba ninyo ito? Na may trabaho bawat isa sa atin. May alert tayo. Pero napapansin ko, siguro ilang percent lang ang ano, membership involved sa alert. Mananagot tayo sa Panginoon sapagkat mayroon siyang program in between. Meanwhile, while waiting, kailangan po natin ano. At alam niyo, na-impress ito sa kanyang mga disciples. Kaya pagdating po sa chapter 2 ng Acts, nung dumating yung Holy Spirit, bawat isa sa kanila ay naging totoong witness or witnesses ng ating Panginoon. Na yung witness na yan, napaso nila sa kanilang sunod na generation, so that anywhere they went, according to the record sa Acts po, anywhere the believers went, they were witnesses of Jesus Christ. Tanong ko ngayong umaga, totoong witness ka ba? Totoo ba? Okay. I hope totoo. Ano ulit yung witness? Alam mo at isinishare mo. Okay. Then finally, yan ang gusto ninyo yung word, finally. Conviction. Concerning Christ's promise of His return. Verse 11 po. Ang ganda po yun. Kung kayo nag-attend ng Sunday school, sino ba nag-attend po sa inyo? Sinong hindi? Ah, huwag na. Alam nyo, ang Sunday school, napakaganda po. You're missing a lot, mga kapatid. Because Sunday is the Lord's Day. Missing a lot kayo. Lugi kayo. Pagkat kaninang umaga, ang ganda ng lesson. Alam ba nyo ang lesson po? Si ang ating Panginoon ay ano, babalik na muli. Sayang. At yan ang pangatlong in-impress ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At kung yung tinan po yung verse 11, mayroong tatlo gusto kong bigyan diin. Number one, nakalagay, verse 11 po, this same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw Him go into heaven. How did the disciples see Jesus going up to heaven? Isang, ano bang ghost sa Tagalog? Multo?
Sang multo ba kaya? Hindi. Physical siya. Glorified body lang. And he's coming back one day, beloved. Physically. And glorified body. At tayo, nasasalubong sa kanya, will also be glorified. What a wonderful day. Amen? Wonderful day. Pangalawa, kunyong tingnan po yung lugar, place. Saan ito nangyari? Mount of Olives. Alam nyo, itong Mount of Olives na ito po, kunyong tingnan, sa banal na kasulatan, mayroon siyang messianic significance. Oho. Malala nyo, nung kailan ba Sunday yun, binigyan din yung entrance to Jerusalem ni Jesus, yung triumphal entry po. Alam nyo kung saan siya dumaan? Through that mountain, going inside Jerusalem. When he ascended to heaven, he ascended on that particular place. At babalik po siya sa lugar na yon. And then pangatlo, tinampon niyo yung pagka, the way it was worded by Luke, it's something precise, exact, nakalagay, will so come. Okay? Exacto po yun. And that's why this is our blessed, blessed hope. Mga kapatid. Pero, huwag niyong kalimutan, between ascension and the second coming, mayroong meanwhile dyan. Let's do our task. Let's do our job. Amen? I want to see lahat tayo involved, sharing itong mga katotohanan ito. Okay? May God bless His word in our hearts today. Father, we thank you that you have stressed this in the hearts and minds of your disciples long time ago. And it is necessary that these also must be stressed upon each one of us. May the Holy Spirit take this word, apply it into each one of our hearts. In Jesus' name, amen.